Yun, eto na ang hinahantay natin. Ilalagay na natin sila sa kanilang bagong tirahan. Yo, what's up mga animal, and welcome back to Danong TV. So yun, kamusta yung lahat dyan mga animal? Bali ngayon lang ulit ako napagawa ng video, at dahil bago tong video natin ngayon, meron din tayo ditong bagong alaga. So ito yun mga ka-animal, ang tinutukoy ko. Bali ito ay isang klase ng ipis mga ka-animal. Yan. Ito sila. May nakasulat pang OBT, mukhang OBT nilagay dito nung may-ari, yung pinanggalingan nito. So bali ito ay rare pa sa hobby ngayon, no? Ito ang question mark roaches or Terea olegrangeni. Yun yung scientific name niya. Ang common name niya, question mark cockroach. Bale, ito mga animal, setup natin yung kanilang enclosure, no? Pero bago yun mga animal, bago tayo mag-start, mention ko lang din na meron na tayong 1,901 na subscriber. And gusto ko lang din magpasalamat sa mga nag-subscribe at sa mga patuloy na nanonood sa Danong TV. And sa mga patuloy na sumusuporta sa Danong TV, maraming salamat sa inyo. And sa mga bagong viewers natin dyan, kung di pa kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button and pati yung maliit na bell para updated kayo sa mga videos na gagawin natin. So yun, tara, start na natin i-set up ang enclosure nito. So yung mga animal, meron tayo ditong storage box. Pero hindi ito yung gagamitin natin. Kasi ito dapat gagamitin. Ang problema, medyo ito, napalaki yung butas sa vent holes. And itong question mark roaches ay nakakakyat, no? Pero may nabasa ako na hindi naman daw nakakakyat yung nymphs. At nagbabaro lang daw. Pero syempre, kailangan pa din natin mag-ingat. At para secured din yung kanilang enclosure, no? So hindi ko gagamitin to. Ayan. Kaya dito ka na. So ang gagamitin natin ay ito. Bale, bumili ako kanina ng to, storage box na to. Ayan, tanggalin natin yan. So ito yung gagamitin natin. So wala pa siyang vent holes, kaya lalagyan natin siya. And ito, kung naalala nyo yung in-unbox ko na mini drill, ito yung gagamitin natin na panglagay ng vent holes. So yun mga animal, start na tayo sa pagbubutas. So ito, sakto lang yung laki ng butas niya. Hindi yung katulad kanina na malaki. Baka kasi makawala yung mga nymphs. Mahirap na. Yun, ayos lang tayo. Yun ang nakikita niya. Hindi sobrang laki. A few inches later. So yun mga animal, nabutasan na natin. And tabilaan na ano. So sakto lang yung butas niya, no? Hindi masyadong malaki. Para if ever man na makakyat or umakyat yung mga nymphs, ay hindi rin makalusot dito, no? Ayan. So safety na rin yan. So tapos na tayo sa pagbubutas mga ka-animal. So sa substrate naman tayo. Set up na natin to dire-diretso. So sa substrate mga ka-animal, gagamit tayo ng coco peat. So bale, itong coco peat ay dry. Ayan. Hindi siya sobrang basa or dry na dry, kasi itong mga ipis na to ay sa mga dry na lupa nag-i-stay, no? Lagyan natin ng moss, ang peat moss, para dagdag ano, hidings, kumbaga. Para if ever man na mag-breed na sila, may taguan yung mga maliliit na ipis. Ayan. Lagyan din natin ng
dahon. Dahon tayo dito. Yan. So yung mga animal, okay na yung kanilang substrate. So ang next na lalagay natin ay yung kanilang pakainan. Ito, takip siya ng bottled water, and yung pagkain ay chicken crumble, no? Kasi yun yung diet nila. Pwedeng chicken crumble, fish pellet, tsaka gulay, no? Mga gulay prutas. Then mga animal, sa water source naman ito, meron tayo dito ang jelly ace. Nahilig sila sa mga jelly, kaya ito yung gagamitin natin na water source. So yun, ito na ang hinahantay natin. Ilalagay na natin sila sa kanilang bagong tirahan. Naandaan na lang natin ang pagbubukas, baka maipit. So, para silang bug or beetle, ganun. Ano ba? Ayan, umakit siya sa kamay ko. Hey, kung kayo kapag kumula to. Ayan. Okay, ayos ka dyan. So, wala silang ibang amoy, no? Wala silang kakaibang amoy, and maganda sila alagaan as a pet. And maganda yung itsura nila. Ayun, bumaba na yung isa doon. So, kaya bakit sila tinawag na question mark cockroach? Dahil dito sa, ayan, nakikita nyo ba? Dahil dito sa, ayan, no? Yung question mark na yun. Ayan, yan yung dahilan kung bakit sila tinawag na question mark cockroach. Bali, may kamag-anak sila na etong ipis na to. Yung domino, orange domino roaches, no? Kung familiar kayo doon. Mukha naman siyang domino. Ito, mukhang ano, ayan. May question mark. Ayan. Ayan sila. Ang cute. Ayan. Uy! Okay, tumakbo ah. Lagay ko na doon. So, bale, ilan na yung lumabas? Apat na yung lumabas. Bale, ano ito eh? Ayun, may dalawa pa. Tatlong pares daw to, sabi nung kinuhanan ko. Ayan, baba na kayo dyan. Ito, meron pa siya. Naglilinis pa doon ah. Eh, hey, ano ginagawa mo dyan? Bababa ka na. Iyon. Enjoy kayo sa inyong bagong tirahan. So, ayan na sila mga animal. Ang question mark roaches at ang kanilang bagong tirahan. Bale, ito mga animal ay originated siya sa India. And, ayan. Yun nga. Rare pa sila sa hobby ngayon at yung price nila hindi rin ganun biro dito sa atin sa Pinas, kasi ang present price nito ay 1,000 pesos ang isang pares. Ayan. Medyo may kamahalan dahil bihira ang gantong ipis ngayon, dahil hindi rin ganun kabilis ang breeding production nila. And bihira pa lang yung may ganto at hindi pa ganun kadami yung nagbi-breed. Dahil sila kasi nangingitlog. And bago mapisa, yung itlog nila ay nasa 90 days din, no? So 3 months bago mapisa. And bago nila ma-reach yung gantong full grown size ay nasa 2 taon. And bago nila ma-reach yung full grown nila. Kaya matagal din yung proseso ng breeding nila. And ang lifespan nila mga animal, from yung nymphs to fully grown ay nasa 2 to 3 years yung kanilang lifespan. And pag na-reach nila yung kanilang adulthood or fully grown ay 3 to 5 months na lang yung kanilang buhay, no? Pero matagal pa rin siya, kasi kung ikukumpara mo sa ibang ipis na
araw lang ang tinatagal, days lang. Yung iba, 180 days. Yun lang ang kanilang buhay. No? So, para hindi siyang geezer. Ang geezer, nasa 3 years din ang lifespan. 2 to 3 years din nata. So, yan. Yan na yung kanilang enclosure. So, yan. Ang bilis sila magtago. So, sana maparami ko to. And, yun. Sana tumagal pa rin yung buhay nila. Ang ganda na lang alagaan kung kayo ay roach enthusiast, yan. Maganda siya idagdag sa inyong collection. So, yan. So, yun mga animal, dito ko natatapusin tong video na to. At kung nakaabot ka sa dito sa part na to, thank you sa iyo. Salamat sa panonood mo. Huwag mo na lang kalimutang mag-like, comment and subscribe. So yun, ingat kayo palagi. Stay safe mga animal. Kita-kits na lang sa susunod na video.